Hello mga kajakers, magandang araw po muli. At sa video ito mga kajakers, matutunhayan natin mga kajakers kung ang nakaraan, ang pinakita ko sa inyo paano magpalit ng brake pads. Ito naman ngayon kajakers ay makikita naman natin ngayon sa ating DIY project na ito paano magpalit ng brakes yung mga kajakers. Hi mga kajakers ko dyan. Hi, magandang araw mga kajakers ko dyan. Hi kajakers. Hi mga kajakers. Darling, sasakyan natin yung Toyota Corolla. So ganun kada guys, at tinanggal ko na yung gulong para ma-video konti lang yung ano natin, then nakajack na yan. So kajakas dito, nakikita natin mga kajakas, meron yan dalawang butas, yung 12mm na butas na yan kajakas. Usually nilalagyan ng bolt yan, dalawa din pihitin para angat ito dahan-dahan para matanggal yung brakes yung mga kajakas. Pero sa pagkakataon ito kajakers, shortcut method na tayo. Subukan ko na lang siya na paluin ng bullpen hammer kajakers. Kasi minsan magawa naman sa palo kajakers, kailang ingatan natin na huwag matamaan yung wheel stud mga kajakers. Kaya delikado, masira pa yan, no? So siguro natin na tamaan lang natin isang pitik lang kajakers sa brake drum niya. So yan, kasi pag lagay pa natin bolt, matagal pa eh. Ayan, kajakers, sumatras agad siya. And then hugutin na natin yan. Ayan. So mga kajakers, yan. Actually ito, makapal pa yung kabila eh. Yung kabila, manipis na kajakers. Usually yung ganyan kasi minsan kadalasan eh, ang driver naka-handbrake tapos maitatakbo, makakalimutan. So mas madalas na uubos yung kabilang side niya kajakers. Ayan mga kajakers, nakabukas na. So, nakapal lang yung video. Pakita ko lang sa inyo kajakers, sandali na ng close up para makita. Ayan, ito kajakers, yan yung hold down kit nya, yung naghahawak sa brake shoe, spring at saka lock. Ayan kajakers, pinipihit lang yan, and may butas yun na pa ganun. So ito naman, itong hold down kit nya, iti-twist lang yan kajakers habang ipipress mo to. Ipipress yung flyer, bawag yan, gagat ang flyer, and then ipipress din turn, ganun. So yung kabilang kaliirin ng ating kajakers, yung pinaka gitna nyan, yung parang pako-pako kung tinatawag nila minsan, eh sa likod naman yan mga kajakers, dito yun. Habang ipipress mo dito sa kabilang kajakers, kailangan yung kabilang kaliirin man dito nakadiin, lagi nakadiin dyan. Ayan mga kajakers, so yan, yan din sa kabilang kajakers. And then so step by step natin siyang kakalas yung kajakers para mapalitan natin ang brake shoe. Ang una natin kajakers pala, itong spring muna. Para kasi pag tinanggal natin ko, gaganon eh. Gaganon yung ano, kaya dito muna tayo, sisipotin na natin yung spring. Laking kajakers, ginaganito ko lang. Screwdriver, sikot dito. Then, yan, tanggal na siya. After that kajakers, dito, backlash. Kahit ito, ito unahin, pwede naman kajakers. So yan. Yung meron din pala yung spring sa ilalim niya kajakers. Okay, ito, ito, yan, nakakapit na yan yung kajakers, ito yung spring na yan. Babaklasin din natin yan. So tanggal natin yung spring. So dito tayo baklas yung daliri kabila sa likod, kailangan nakadiin yan. And then kagatin natin ng, ay papakagat natin ng flyer ng maayos talaga kajakers. Ingatan natin na huwag tumalsik kasi mahirap minsan tumalsik yun, hirap hanapin. Yeah, twist, and then tanggal yan. And then, ayan, baklas na sa kajakers. Ayan, yung spring sa ilalim. Ayan. Ayan. Ngayon kajakers, ito, meron yung lock sa adjuster niya. So, yun yung tatanggalin din natin, and then ilipat natin sa kabila. Since ito kajakers ay merong dowel, yan. Yan, may dowel siya kajakers. Pares yan yung kinakabitan. And then, like nung sa kabila kajakers, yan, wala naman, butas lang, oh. Wala yung dowel, kasi para dito yan sa kabila. So yan kajakers, gagawin lang natin,
atlasin natin to spring. Ayan. Ayan. And then yung guys, twist lang natin ng ganon kasi may lock yan. Ayan ito. Ito. Iga ganon dito. So ayan, lipat natin sa bago. Ayan, shoot din natin doon sa butas. And dito and then, ganon. Ilock natin yun doon sa dulo. Ayan, tapos yung spring ka jackers, babalik natin. Ayan. Meron naman yung sabitan dito ka jackers. Dito. Yung slot na yun kung nakita sa video. Ayan, ayan, ayan. Dito nakasabit yan. And then, kasabit na natin ulit dito. Ayan mga ka-jackers. So, pwede na siya para isalpak doon ulit ka jackers. So, mamaya na, dito muna tayo. Ihanda na lang natin ito. Ayan. And then, next ito ka jackers. Maksin natin yan. Tanggalin natin din ito. Pwede naman. Tanggalin natin ito. So, tandaan lang natin yung slot ka jackers. Ayan. Hindi yan pantay. Meron siyang ano dito. Ayan. Kasi ito, dito nakapasok yung sa handbrake na arm. Yung lever niya dito nakapasok. Yung sa ano na to slot. Hindi ito naman, ito naman sa brakes yun. Sa kabila naman ka jackers, ganun-ganun din. Dito naman sa kabila, baliktad. Ang brakes yun naman ang nakapasok dyan sa loob. And then yung sa lock nung, yung lata, yung lock ng adjuster. Ang kanina, pinakita ko dito naman yung nakapasok. Mamaya, ipakita ko ulit yan. Then, yung ka jackers. Ganyan din ulit. Ito. Atin din baklasin. Yung daliri sa likod ka jackers, kailangan laging nakaalala yun. Then, first, then third. Yan. Yung mga jackers yan. Ito rin yung lock niya. Tapos, so tanggal na yan. Yan. Ito yung handbrake lever niya. So ang ginagawa dyan ka jackers pagtanggal, kuha lang ko ng cutter plier, ini-insert ko lang siya dyan sa spring. Ayan, insert ko sa spring. Tapos ipupush ko siya papunta roon. Yan. Ialalay mo lang ng kagat yung cutter, yung cutter plier para hindi ma-damage yung ano, kable. And then yan. Ito na lang kasi magbabaklas pa tayo nito ka jackers. Yan. Ito naman ka jackers. Makita natin yan. Yan. Naglalaro yan siya. Bakit hindi bata yan, naglalaro din yan ka jackers. Parang ako naglalaro lang din. Yan. Yung may lock, hugutin natin yan. Kasi nakaganon yan ka jackers. Pag pinirsa natin, yung bubuka lang naman yan. So yan. Ang ginagawa ko dito, sinisilsil ko lang yan ka jackers. Tapakan ko lang yan. Then, martilyo. And then, upok lang ito ka jackers. Yan. Mag-i-slide na yan. Yan. Ka jackers, mag-i-slide lang. Yan. Yan. Dito ko lang. Yan. So, napasok yan kanina. Then, pinukpo ko dito ang screwdriver. So, mag-i-slide lang siya ng ganon. Kasi bumuka naman yan. Yan. So, yan. So, baklas na. So, kuha natin yung bago na brakes yun. Yung kabila naman ka jackers, yung walang dowel. Yan, yun din gagawin natin ka jackers. Pasok lang natin sa ulo dyan. Yan. Then, balik ulit natin yung lock. Pagbalik naman ka jackers, sandali na lang to. Dahil, press mo na lang siya ulit ng plier. Then, pagtikom ng kajakers, kung ginagamit ko yung cutter plier kajakers, ganyan ko siya. Ayan. Ayan, tumikom na ulit. Ayan. So, nakalak na yung kajakers. Nakalak na yan. So, ayan. Ito, makita mo parang may friction dito. Nalagyan natin ng lubricant ng konti para pag kumikis-kis man siya pa naglalaro, at least meron siyang lubricant. Konti lang, konting-konti lang ka jackers yan. Para pag kiss-kiss niya dito sa brakes yo,
ay mayroon naman siyang lubricant. Yan, ganun din pa jackers yung mga dito sa ano. Ito nilagyan ko. Nilagyan ko na pala. Ito yung dito sa ano ba yun? Ayan, yan. Ito mga tinatamaan din ng ano ka jackers, yung mga tinatamaan ng brake shoe sa gilid, nilalagyan ko rin yan. Tatlo dito sa kabila. Then tatlo din dito sa kabila. Yan, nilalagyan ko rin yan kasi dyan din nakalapat yung ating ano, ating brake shoe. Para pag magagalaw-galaw siya ng ganun, minsan kasi pag walang lubricant tama ka jackers, nag-speak yan. Maingay. Kung matunog kang maririnig. Yung iba, masailan. Kaya kailangan lagyan natin ng lubricant para hindi masyadong maingay. So, ganun ka jackers. Ito nakakabit na. So, pwede natin siyang ibalik ngayon. Ganun din ulit. At ito ka jackers, yung sa adjuster, lalagyan lang din natin ng lubricant. Para in the long run, hindi siya mag-i-stuck. Gamit lalo kung medyo matagal nang hindi mabuksan uli. Ayan, nalagyan natin siya ng lubricant. Ayan. Ganun din to ka jackers. Yung kanyang bolt ng adjuster. Lagyan din natin ng lubricant yan. So yan, sikipan natin uli. Para papasok na natin siya mamaya. Sabi lang muna natin, and then dito na tayo. So dito tayo kanina. So kakabit natin uli. Ganun din, ang gagawin ng jackers. Yung cutter flyer, yung shoot ko dito sa spring. And then push. Lalo lang nakagat para hindi masira. Hindi pa dami isang kabli. And then, pasok siya. And then, ito. So, ganyan siya dapat. Ilalim siya. Ayan. So, pwede natin siya ikabit ngayon. Ayan. So, tinanggal natin siya ng ganun. Ulit, alalay lang natin yung daliri natin sa likod uli. Yung sa hole ground kit. Ayan. Sa lock ng bakso. Ayan. Mga jackers, then, ganun din yung lock. Ayan. Kung ito ka jaggers nakaganyan, ganun din naman. I-slip lang ng maayos ha. Ayan. Pagpasok niya ka jaggers, yan. So, ito. Ayan. Papasok dyan. Ayan. Nakas ito ka jaggers. I-slot. Papasok lang. Ganyan. And then twist. Pag twist, papatong na yan. Hindi na yun mahugot. Ganon. Ganon din pagtanggal. Twist. Then, hugot. Yan. So, yun mga ka-jackers. Balik natin sa likod. Lalo lang yung daliri natin sa likod. Yan. Tulak natin. Palaban. And then, lagay spring. Yan yung lock niya. Pwede rin naman naka-diin tong plier mga jackers, tapos twist mo sa daliri mo yung kabila, yung pinakapako-pako niya. Yung lock yun, ang mapipihit. Yun ka jackers, next, abang na natin to. So, yung sinabi ko ka jackers, dito papasok yung sa handbrake lever, yung sa bakal niya, hindi ito yung brake show. Sa kabila naman, baliktad naman to. Ito naman sa loob. Ito naman nakapasok dito yung sa lock nung adjuster dito. Yung kanina pinakita ko. Ayan. Ito ka jackers yun. So, itong lock na to. Ito. Umulit na lahat na to. Dyan naman nakasingit dyan. Nakasingit dyan. Dito sa loob. Itong malalim na huka. Yan naman yung sa brake shoe. Papasok doon sa brake shoe. Ayan. Jackers, iabang na natin yan para ikabit na natin na kabilang fixyo. Then,
natin yan eh kabit siguro para ano na. Ayun na siya, galaw-galaw yan. Kajakers, nakabang na siya. So, kabila, ganyan. Bago natin kabit yung kabila, kajakers, yung spring sa ilalim. Ayan. Ikabit na muna natin, kajakers, yung spring sa ilalim. Sasabit lang naman sa dulo. Yung ganito. Ganun din sa kabila. Din ilalim siya noong holder na ilalim. Palapasan din yan. So, ibang natin siya dyan. Yan din. Kabit natin yung lock muna dito. Para hindi tayo marapan. Para hindi siya lalaban ng lalaban. Kasi natin. Butas na lang. Then, natin muna to. Hold down tip niya. Para hindi tayo marapan. Ang bisa na talas-talas. Ganun din. Push lang. And then, twist. Ayan. Ayan. So, ayan kajakers. So, Phillips screw lang ginagamit ko kajakers. Phillips screw. And then, ipapasok ko siya dito. Ayan naman. Sisikot ko siya doon. Lakit natin to. Ayan. Para yung lock sa ilalim yung adjuster kasi tumutukod yan din yan ang ginagawa ko kaya sinisiksikan ko siya ng Phillips screwdriver. Phillips screw kasi para fit siya doon sa butas yan then pagano'n lang siya kaya yan minsan hindi mas shoot, hindi mas shoot pag bitaw minsan shoot naman yan shoot na kaya yan. Ayun. Swak na swak kaya guys. Yan o. Oh. Then alam lang na natin konti. Yan alam lang natin. Para pagpasok ng brake drum natin. Tapos yung brake drum natin kaya guys. So lihain natin muna. Para may mga gas na maliit kaya guys. Ay matanggal para makinis din naman ang kain niya sa brake shoe. Nalilihaan ko lang. Ganun dito ka jackets niya. Ito na mga bagya. Kasi medyo makaalok ko yung mga ano. Yun yung mga nahawak-hawakan natin. Kala ko medyo may grasa-grasa yung kamay natin. Malinis naman natin. Ayan. Then, ang gagawin natin kasunod ka jackets, ishoot natin to ang brake drum. Para ma-adjust na natin. Ako jackets, pag nag-adjust ako nito, hindi ko na dinudukot sa kabila. Pag wala na makulong pinupukpok lang ng ganyan para kusang mag-alain yung ano pinupukpok ko kajakas kasi para kusang mag-alain yung brake shoe and then ihit yung ganyan maluwag so adjust lang natin yung adjuster ito sungkitin lang natin kajakas yan yan pasigit yan pag malaman mo naman kung pasigit dahil ano, mag-click sound siya. Yan. Yan o. Kasi pa pakabili ang kadya, kasi paluwag, hindi mo mapihit yan dahil mayroong lock sa ilalim niya. Ito. Yan. Ito ang kadya, kasi yan. Yan. Nata na yan. Yan. Ito. Tinutulak yung kadya, kasi kung gusto mulogan. Hindi yan pwedeng diretsyon doon na pihit. Pero pag nagsikip ka kadya, kasi pwede. Pwede yun na pihitin mo na agad. Yan yung ganyan ginagawa ko. Ihit ko lang siya muna. And then, isasalpa ko ulit yung brake drum. Unti-unti. Yan. Okay, ayaw kong mag-adjust doon sa likod pag ano ka dyan. Kasi mahirap kong magsungkit-sungkit pa sa ano. So, parang masikip siya. Kung masikip, yung bawasan lang natin pero yun nga pagbawas kailangan sungkitin nyo doon sa ilalim para hindi siya ano para hindi siya maglalak ayan
yan. Sigit siya. Pero pukpukin muna natin kagagay kasi minsan hindi lang ma- wala lang sa align yung brakes sa loob. Ingatan lang din tamaan yung mga fill stop. Yan. Lang pukpuk kagagay. Alay lang. Yan, lumog siya. Ibig sabihin, umalign siya uli. So, pagpakaramdam nyo kajakers ay masikip masyado, luwagan pa. Pero pag yung sakto lang, kajakers, pinupukunot niyan yan. Tapos pag pinuhit nyo ng gano'n na medyo may konting sabit mga kajakers, okay na yon. Yun, tama lang. Yan, ito, malawag na nga kajakers. So, pwede kong dagdagan siya konti. Mga dalawang nipin lang. Unti-unti lang din, saksak ulit. Sakto na yung kajakers. Yung sakto lang ang kapit. Kasi pag may gulong yung kajakers, tuloy-tuloy na ang kihit yan. Yung saktong-sakto lang may konti-konting sabit. Kasi bago naman yan para pati handbrake natin konting hila lang. Mga ilang clicks lang. Actually dapat mga 4 clicks lang yun. Yung handbrake natin ay kakapit na. Yan kajakers. Tapos na. Ikakabit na lang natin yung gulong. Ayun, pagkabit naman ng gulong kajakers, alam ko naman kahit ano, kain-kain na ikabit ng mga kajakers. Yun lang. So, sana mga kajakers ay meron tayong natutunan, lalo sa mga beginners at mga DIYers dyan, mga kajakers, na gustong gagawin lang ng pansarili natin mga kajakers. Yun, maraming salamat sa yung pagpapanood pa mga kajakers. At kung nagustuhan nyo ang video na ito kajakers, subscribe nyo lang ating channel, Jack of All Trades, Master of None, at hit nyo ang notification bell upang ma-update kayo sa ating mga next video mga kajakers. Maraming salamat kajakers. God bless.